Ngayon lang po namin kayo sa na-reaction doon po sa nilabas kahapon ni Leobardas Marinas na kayo po tinuturo na parang director nitong lahat ng pangyayari, sir. Siyempre, unang-una, siyempre nagulat na bigla tayo. At alam naman natin na kalokohan yun. Mm-hmm. Kalokohan yun, pero sabi nga natin, kailangan lang naman natin doon sagutin natin. Mm-hmm. Naman, hindi totoo yun. Tapos ano yung magiging director natin doon? Director natin kung paano siya umamin, yun yata yung tinutukoy doon, paano siya umamin. Unang-una, nakita natin to si Leobert, nalilito ko siya kung Leobert and Leobert. Nakita natin to si Leobert. Tapos na yung ng skeletal, no? Nakita na yung skeletal. Mm-hmm. Kung matatandaan mo, nakita na yung skeletal nung dumating tayo kasi pinawag sa atin yun, mga alas 2 na, 1:30, 2 o'clock, nung tayo ay dumating na doon sa Pulang Lupa, wala na rin doon si Leobert, nung pagkakalam po, nasa istasyon na ng Irawan, no? So, nung makita natin, so, inantay muna natin din makarating yung Soko bago tayo pumunta ng Irawan PNP. Which is, isa rin naman dito sa inyo, nakasama doon, no? Nung nai nandoon sa Irawan PNP, nung makita natin si Leobert doon, no? Nung matanong lang natin, makumpirma lang natin kung siya, paano nangyari yun, paano niya naturo yung kalansay na yun. Yun lang yung ating naging unang kita kay Leobert. Maliban doon, wala na, no? Hanggang sa binabayon siya, dinala na doon sa selda, which is may iba namang mga nakakulong doon. Makita rin naman ang mga media yun. May media rin tayong nakasama doon. No? Mm-hmm. Pagkatapos noon, wala na, hindi na natin siya nakausap. Maliban na lang nung sumunod naman na mayroon daw aaminin na naman si Leobert. Sabi ko, ano yun? Kung saan niya raw nilagay yung cellphone. Mm-hmm. Which is very interesting yun. Dahil kahit paano, uy, yung cellphone, ito na. No? So, sabi ko, saan kayo? Pulang Lupa. Pumunta rin tayo doon sa Pulang Lupa. Ayun nga lang, hindi natin inaasahan na yung sasabihin sa atin, umakyat pa tayo doon sa parang bunbak-bunong. Pagkatapos, tuturo sa atin dito sa ano, sa parang lawa doon na kontaminado, di ba? So parang doon na napaisip lang tayo. Doon natin siya pangalawang nakausap. Okay. So di ba, may video ka rin naman noon. Nung nakausap natin, nag-viral pa nga. Okay. Na ang sabi natin, nung sabi ko, bakit naman ano? Bakit naman kung itatapon ninyo? Bakit naman hindi nyo pala ibibenta? Bakit naman nyo pinapon pa? Di ba, umakit pa kayo at nagpakahirap pa dito? Bakit naman na ganun? Sabot niya sa atin, di ba? Yun daw ang utos sa kanya, i-dispose. Kaya doon yung word lumabas yung, o kung gusto mo, kung ikaw kaya yung i-dispose ko, di ba? Pero yung atin na yun, parang yung ano lang, yung nagmamangha lang tayo, parang nagtatanong lang dahil talagang hindi pa rin talaga ako makumbinse na itatapon niya doon lang yung cellphone, di ba? So yun lang yung pangalawang pagkakakita namin ni Leobert. Maliban doon, hindi na nasundan. So meron pa nga ulit yung sabi, tumawag na naman yung sir, meron na naman daw amin si Leobert. Ano na naman yun? Yung alaasa naman daw, sabi ko na ako, iba na lang ang sumama niya sa inyo, maghanap ng witness o ng ano, iba na lang. Kasi wala na nga akong, nawala na nga ako ng gana ron eh. Dahil doon pa lang sa kanyang mga ano, all of a sudden, di ba? Napanood ko na lang sa media, nahukay din, nakita rin. So, maliban doon, wala na. Wala na akong ibang pakikipag-ugnayan kay Leobert. Opo. Ano sir, yung doon po siya sa pambubugbog sir, kasi yan, sabi niya, isa kayo doon sa mga nag-guide sa kanya at isa din kayo doon sa nambugbog. Actually, hindi siya nambugbog. Saan at kailan kaya yun nangyari? Magandang itanong sa kanya. Diba? Para kung makakounter natin kung nasaan din tayo. At tayo, sigurado tayo na hindi tayo naging kung meron man o wala. Kung titingnan mo rin yung katawan niya, wala rin naman ako nakita. Diba? Kahit kayo, nakapagsabi rin paglabas niya. Kahit ang ano, wala naman talagang akong ano. Hindi ko naman alam. Diba? Una-una, binilang ko nga sa inyo yung oras lang na nandun ako sa PNP, doon sa Irawan, di ba? Wala naman akong inano ron, hindi ko alam yung sinasabi niya ngayon. Kaya nga maganda, matanong sa niya, kailan ba yan, di ba? Para ma-ano siya, ma-counter-check siya. Kasi mahirap naman yung sabi lang siya ng sabi. May ugali na ito na, yun nga, na pabago-bago. So hindi naman natin alam na kung ano pa tumatakbo sa utak niya. So yung pagkakadamit ng pangalan ninyo, which is hindi naman totoo, ano po yung posible natin gawing hakbang? So unang-una, marami nga nagsasabi sa akin, mga kaibigan natin, kasuhan mo, para ano. Inisip ko naman, dadagdag pa ako dun sa problema niyang kinaharap, di ba? Tapos gagastos pa ako, ano pa tayo para kasuhan, anong mapapala natin in return? Kaya niya bang bayaran yung danyos na inabot natin? Ang pasalamat lang ako dito sa local, hindi ganun kainit yung paniniwala, di ba? Dahil alam ng local kung ano yung trabaho natin, bakit tayo nandito, bakit tayo nando doon, di ba? Alam nila na tayo ay public order and safety officer. Ang problema lang natin, yung mga national, yung mga nasa ibang lugar na hindi alam bakit tayo nandito. Yun ang isang katakot-takot ang inaabot ko, di ba? Na siyempre sa mga kahit paano sa mga public post ko, di ba? Bahala na lang kung sino kumoment. Yun ang medyo pangit. Maubos naman ang oras ko para anuhin lang 'yon. Yun nga lang ang medyo masakit doon. Pero sabi ko, hindi naman nila kasalanan din siguro 'yon dahil bumasi lang din sila doon sa nag-airy sa atin. Buti na nga lang daw mamaya mabibigyan tayo ng pagkakataon para makuha naman yung side natin. Opo. Sir, hindi po ba kasi nadidismaya kasi from day one hanggang sa mga pinakahuli, lahat po ng effort ginawa po ninyo para makita lang po ito sa Jubilee. And thank you, sir. Parang kayo po yung biniblame ngayon, sir, ng pamilya. Alam mo, yung blame, hindi ko alam kung nandoon na sila sa point na biniblame tayo. No? Hindi ko pa alam. Kasi sinasabi lang din sa kanila yun. No? Hindi ko pa alam yun masyado. Pero, siyempre, kung doon babagsak, makakalungkot. Kasi, unang-una,
tayo eh umuwi agad eh, galing sa dapat trabaho natin sa Ironman, dapat may extend pa tayo ng vacation doon. Mm-hmm. Umuwi tayo agad dahil nakikita ko nagkakaroon ng hadel dyan sa CCTV issue na yan. So umuwi tayo, kinuha natin yung sign ng Robinson, sinulatan natin, no? Tapos umano na tayo sa investigasyon kasi nawawala yung isang kababayan natin eh, nawawala. So bilang public order and safety, sinundan natin lahat, no? Lahat ng ano ng PNP. And all of a sudden, bigla nga ito, may pag-amin, no? At tinignan din natin kung valid ba yung pag-amin, anong naging proseso, no? Mm-hmm. Inalam natin kasi kahit papano, ayaw natin na mabibigyan tayo ng maling tao, di ba? O ano ang naging participation nito. So, mm-hmm. wala naman tayong nakitang problema. Nandun tayo para mag-check and balance nga, kumbaga. Mm-hmm. Eh, all of a sudden, biglang tayo pala, eh. Biglang tayo pala yung, kumbaga, eh, ikakanta ng lokong na to, di ba? Mm-hmm. Na ang tanging naging ano lang natin, ma-check siya. Ano mm-hmm. tayo? May video pa nga tayo, di ba? Na mm-hmm. tinignan natin. Baka naman na-torture to, baka na-ano to. Check natin. Mm-hmm. Eh, wala naman, eh. No? So ibig sabihin, umuugnay din, pamutok natin base rin sa mga inilalabas niya. Kaya nga, nagtahimik na tayo nung nakikita na natin na, oh, yun na, kung ano-ano na yung tinuro niya, merong nahukay, may ganito, di ba? May salaysay na siya. So tigil na tayo doon kasi kampante na ako eh, na hindi ito kaso na kailangan mangamba tayo. Mm-hmm. Na uy, meron nang dudukot dito na hindi pa nahuli. Mm-hmm. Kampante na tayo dahil nakita na natin eh. Yun yung isang importante bilang trabaho natin, no? Bilang isang public order and safety officer. Kailangan malaman natin. Mm-hmm. Yung dito sa Tagalungsod natin wala tayong problema dahil alam nila na trabaho natin yun, no? Alam nila na ginagawa natin yung ating trabaho. Yung medyo masakit lang sa atin, yung mga hindi taga dito sa lungsod, di ba? Okay. Na magko-comment lang, hindi nila alam. Yun ang medyo masakit. Pero ano, ahabulin natin. Mm-hmm. Eh, ito na ang sinasabing charge to experience sa ganitong klaseng trabaho. Alright. Sir, ano pong masabi niyo kasi ano pong tingin niyo dahilan, ano pong nakikita niyo dahilan, bakit kayo po itinuturo ngayon na parang kasi yeah, sabi niyo ang sabi ko pa masabi pero sa inis siguro baka nainis siya dahil nga nag-viral yung mga nag-post na gusto mo i-expose kung ikaw ang i-expose ko baka sa gunung punto baka nabuisit siya, di ba? Eh hindi natin alam kung anong kanyang dahilan. Mm. Pero kung ano pa man 'yon, eh sabi nga natin eh hindi naman totoo yung kanyang anong importante. Kaya nating sagutin 'yan kahit saan makarating at meron tayong mga pupwedeng ipakita na yan ay hindi totoo on our side. Sir, any message from Galiano family kasi sila po Galiano family. Sa Galiano family, naiintindihan ko yung sitwasyon nila. No? Naiintindihan ko pa sa ngayon. Kung ano yung pag-iisip nila, naiintindihan ko pa dahil sa pangyayaring sinapit nila. Pero there will time, hindi naman pupwedeng hanggang hindi matapos, ganito tayo ng ganito eh, no? O kagaya nga yan, meron pang isang nag-check. So, antay natin, no? Kung anong magiging resulta. Hanggat kasi walang closure sa kanila, eh, kung ano-ano yung pupwedeng pumasok sa isipan nila, pag na-inject mo, maaaring kung ano yan, ano? Eh, sabi nga natin, eh, antay na lang natin. Dahil sa ngayon, naiintindihan ko pa yung sitwasyon. Pero there will time na kailangan matapos din ito. Kailangan magkaroon na rin ng closure talaga. Ano ba ito? Kasi nabubulabog na masyado yung ating lungsod, no? Yung, siyempre, kahit pa paano, yung ating alkali.